Sitayo na po ang lahat. Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinukop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya ay nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang, kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhin bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiyas si Amos, bulaang kang propeta, magbalik ka na sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panguhula. Huwag ka nang manguhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari.
Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutosang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhin bihag sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kaharian ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Yawang kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siyang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao, ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa mga pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, kadalasan ang naririnig natin, "Magaling ka na." O di kaya naman, "Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Pero ngayon, sa ating mabuting balita, iba sa mas madalas yung narinig natin. Dahil imbis na sabihin niya na "pinagaling ka na" o di kaya "pinagaling ka ng iyong pananampalataya", ang una nating narinig ay "lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Unang-una, hindi naman yung paralitiko na ito ang lumapit kay Jesus. Bagkus, dinala siya ng kanyang mga siguro kaibigan, basta ng mga tao nagmamalasakit doon. At sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, naniniwala sila na kapag kang isang tao may sakit, it's either meron siyang ginawang kasalanan o di kaya naman yung mga magulang niya o mga kanununuan niya yung may ginawang kasalanan at ito ay parusa. Ang sakit para sa kanila ay parusa sa nagawang pagkakasala. Ganun kaya yung kalagayan ng taong ito? Nagkasala kaya siya? O yung kanyang magulang? Hindi natin alam. Pero of course lahat tayo nagkakasala. Pero isang bagay ang sigurado natin, na ang kasalanan ay nagbubunga. In fact, kahit anong gawin natin, nagbubunga. Tama man o mali, nagbubunga. Maliit man o malaki, nagbubunga. Ganun din naman yung kasalanan. Kung paulit-ulit natin itong ginagawa, kung paulit-ulit tayong nagkakamali at nagkakasala, magbubunga ito at magbubunga. At ang bunga nito, syempre ay hindi rin maganda. Ano? Kaya nga sa buhay ng mga Israelita, sa kanilang buhay, paulit-ulit silang nagkakasala, paulit-ulit silang pinapatawad ng Panginoon, pero paulit-ulit silang bumabalik sa pagkakasala. At sa bandang huli, anong nangyari? Nagbunga yung kanilang kasalanan. Ano yung naging bunga?
sila ay nangalat sa mundo na wala sa kanila yung paggabay ng kanilang Panginoong Diyos. At hindi ito nalalayo sa buhay natin. Minsan kasi, yung mga bagay, yung mga pagkakasala natin na maliliit, hindi natin namamalayan paulit-ulit at hindi natin namamalayan namumunga na pala ng hindi maganda. Kaya nga, kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng tulong, hindi lang ng Diyos, pero kailangan din ng tulong ng ating kapwa. Pero ang problema minsan, may mga tao o kaya tayo mismo, ayaw nating magpatulong. May mga tao na kahit anong gawin mo, ayaw talagang makinig. Ang tigas ng ulo. At pagka ganun, wala na tayong magagawa. Kasi sa kwento ng tao sa ating ebanghelyo, hindi lang yung may sakit, yung may pananalig doon, pero pati yung mga nagdala sa kanya. And in the same way, hindi lang naman yung mga nagdala sa kanya, yung may pananalig, pero yung taong tinulungan din ay yung may pananalig. Pag tayo ba may lumalapit sa atin na humihingi ng tulong, saan natin dinadala? Hopefully, dinadala natin sila sa ating Panginoon. Diba? Yung iba kasi, dinadala saan? Sa inuman. O di kaya naman dinadala saan? Sa kung saan-saan. Na imbis na makatulong, mas lalong nakakasama. Pero minsan, hindi na tayo nakikinig sa mga taong tumutulong sa atin. Hindi na tayo nakikinig sa mga taong gustong mapabuti tayo. For example, kapag ka may sakit, di ba? Ano, papayuhan ng doktor, huwag uminom nito, huwag kumain yan, huwag gagawin to, huwag gagawin yan. Pagkatapos, anong gagawin? Minsan, hindi pa rin nakikinig. O minsan naman, di ba, yung mga anak, lalo na yung mga medyo bata-bata pa, di ba, papayuhan ng magulang, sasabihin kung ano ang tama, pero hindi pa rin nakikinig. Kasi bakit? Hindi pa kasi nararanasan yung bunga ng pagkakamali. Pero dapat tayong maging aware na hanggat maaga, makikita natin kung ano yung pwedeng maging bunga ng ating ginagawa. Kaya nga sa unang pagbasa, ito yung nangyari. Si Amos na propeta at si Amazias na saserdote, magkaiba yung sinasabi nila. At yung hari nandun, si Rehoboam, si Amos na propeta ng Diyos ay nagsasabi, nagbibigay ng babala kung ano yung pwedeng mangyari kung hindi sila makikinig. Pero dahil hindi maganda sa pandinig, dahil ayaw nilang pakinggan, ano yung pinakinggan ng hari? Pinakinggan niya si Amazias dahil yun yung nagsasabi ng mga bagay na gusto niyang marinig. At minsan, ganito rin tayo. Pinipili lang natin kung ano yung mga bagay na masarap sa tenga. Pinipili lang natin kung ano yung mga bagay na masarap pakinggan. At kapag ka hindi masarap pakinggan, mas madaling hindi makinig. Mas madaling i-dismiss. Mas madaling paalisin na lang yung nagsasabi ng totoo. Pero ang paalala sa atin, habang tayo ay tumutulong sa ating kapwa, tayo rin dapat ay tumanggap ng tulong na nanggagaling sa iba. Dahil ang tunay na pagtulong, minsan masakit. Ang tunay na pagtulong, minsan hindi masarap pakinggan. At minsan, ang pagtanggap ng tulong ay ganun din, hindi rin madali. At pinapakitaan tayo ng magandang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo, nung nakita siya na nagpagaling o nagpatawad ng kasalanan, anong sabi ng mga eskriba? Sabi nila, ay, baka hindi sa Diyos itong taong to. Pero alam ni Hesukristo na ganun yung iniisip sa kanya. Pero anong ginawa niya? Nagpatuloy pa rin siya sa pagtulong.
Dahil minsan, yung pagtulong natin, nabibigyan ng masamang kahulugan ng ating kapwa. Diba? Minsan tumulong ka na, pero ikaw pa yung napag-isipan ng masama. Tumulong ka na, pero ikaw pa yung nasasabihan na masama. But then, pinapakita sa atin ang ating Panginoon na kapag tayo ay tumulong, tumulong lang tayo. Regardless kung ano ang sasabihin ng iba. Mga kapatid, ang paalala sa atin ngayong araw, nagbubunga ang kahit na anong gawin natin. At kung ang ginagawa natin madalas ay pagkakasala, magbubunga ng hindi maganda ang ating pagkakasala. Kung ang madalas nating ginagawa ay mabuti, magbubunga din ng mabuti ang ating ginagawa. At tayo ay inaanyayahan na tumulong sa ating kapwa dahil yung pananampalataya natin ay maaring magpagaling ng ating kapwa. In the same way, kung tayo ay tumutulong, inaanyayahan din tayo na tumanggap ng tulong mula sa iba kahit masakit pa tanggapin, kahit masakit pa sa tenga. At katulad ni Kristo, kahit anong mangyari, kahit anong marinig natin, patuloy nating i-stretch ang ating kamay. Patuloy tayong tumulong sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko, dalihin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan, naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pag-unawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo, naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa, sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gumitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magtiwang
binang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ay kami rin ang nakikinabang na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinisamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatangkap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Joy of my heart.
Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.